Water Doc, bakit po ba bawal ang pagkain ng rice o kanin ng mga may diabetes at cancer under your regimen, tubig at mga mineral? Ang rice po is a carbohydrate. It's considered as a simple carbo na with a very, very high glycemic index. Ang pag pinag-usapan po ang glycemic index, ito po yung number na index na magbibigay para malaman kung gaanong kabilis ma-absorb itong isang pagkain sa ating circulation. And in this case, how much sugar ang ma-absorb mo pag kinain mo ito. Ang rice has this glycemic index of 70. Out of 1 to 100, ang isang pagkain ay mababa ang kanyang glycemic index kung yung index po is 50 below. So low glycemic index po yan. It is high when it is 60 and above. Okay? So anything in between is medium. Ngayon, ang rice, mataas po ang kanyang glycemic index. Meaning, pag kinain mo, tataas kaagad ang inyong blood sugar. Kaya nga, for that reason, obvious naman, di ba? It's just common sense na kung ikaw ay diabetic, kaya ikaw ay diabetic kasi mataas ang blood sugar mo. So, if your blood sugar is high at dadagdagan mo pa, lalong tataas ang blood sugar. Lately nga itong, di ba, January po ngayon, nakakaroon po tayo ng mga follow-up ng mga patient after two festivities, di ba? Puro kainan ng Pasko, kainan uli ng New Year. So, majority, sa tuding ko, the majority talaga of my diabetic patients, puro matataas ang kanilang blood sugar levels itong January na follow-up. And it is because ang kinain po nila ay mga pagkain na matataas ang glycemic index. Now, ang problem naman sa cancer is itong sugar is magnanakaw po yan ng oxygen. At ang cancer cells, tuwang-tuwa po sila sa isang environment na mababa ang oxygen. And if oxygen level is low, usually that environment is acidic. So ang cancer cells, they would thrive. Diba? Masaya po sila sa isang acidic na environment. And rice and other carbohydrates na mataas ang glycemic index will contribute to that environment. So kung gusto mong hindi lumaki yung mga bukol mo, you should avoid this food. Okay, when you say rice sa akin, regardless of the color, white man siya, red man siya, black man siya, at brown man siya. Okay, for me, it's rice. Although sinasabi ng iba, yung mga rice na tulad ng black at saka brown, mababa daw yung glycemic index. Okay, pero sa akin, they are rice. So, ang Pilipino kasi, pag sinabi mong pwede, they will not follow the exact color. Basta ang gusto nila, okay, lalo na yung mga, lalo ngayon, with the COVID, mahirap ang pera ngayon. So, syempre, bibili nila yung pinakamurang rice. So, akin, talagang bawal na bawal po yan. So, Doc, for so long a time, talagang ipinagbawal nyo ang rice. Pero ngayon lang taon, pumasok po last year. Last year natin dinagdag ang Adlai grits bilang replacement sa rice. Although nabanggit nyo na minsan kung paano niya na-discover ito, bakit po ba pinakamagandang replacement itong Adlai grits sa rice? Actually, there are other substitutes naman eh, di ba? Parang yung chia seeds and then yung quinoa. Kailan these are imported and they're very expensive at saka hindi sila basta-basta available. Opo. Now, to the courtesy, okay, ito po ay talagang magpapasalamat ako kay Mr. Typhoon na si Mike Padua. Kasi Mike visited me once and then sabi niya gusto daw siya mag-reduce. So, ganun yung ginawa ko sa kanya, diabetic diet. Kasi alam naman natin na diabetic diet ay talagang nakakatulong na magpapayat sa mga patients. And then one day sabi sa akin, Doc, pwede akong kumain ng adlai. So, sabi ko, kasi hindi ko alam kung ano siya. Sabi niya, ano point? So, he gave me the difference between the two grains. So, nung nakita ko yung analysis, sabi ko, pwede. Okay, so I tried giving it muna sa mga patients ko and then I discovered na nakakatulong na.
Ang unlike yung rice, which has 70 nga yung glycemic index, itong adlay, ang glycemic index niya is just 35. Opo. So, mababa talaga. Now, with yung sinasabi ang mga Bicolano daw, hindi nila kayang tisin na pinagbabawalan sila. Opo. Okay? And it's for that reason, naghanap tayo ng kapalit. Mm-hmm. Kasi kung hindi daw kakain ng rice ang Bicolano, mamamatay di ba? mapapospital sila. Mm. Oh, kaya nga, so now that we have a substitute at would satisfy yung replacement ng rice with adlai, nirecommend ko ngayon. Although I am not totally sold with it, no? I'm still trying to study kung ano talaga yung effect niya sa mga diabetic and for mga cancer patients. So, we'll see. As we will be going on, at the coming days, talaga magkakatulong to satisfy yung hunger ng mga diabetics natin at sa mga cancer patients, then, di ba, pasalamat tayo that there is actually a substitute for rice. Hindi naman tayo nagpalabas ng adlay dahil magpapakain tayo ng quote-unquote rice. Actually, ang adlay is not a rice. There is grits, di ba? Parang greens po yan, but hindi po yan rice. Kaya if there are some people who are taking it, mistaking it as a rice, hindi po rice po yan. Sabi ko nga, Doc, at one point sa program na, this was trying to respond dun sa kanilang clamor na wag naman alisin yung rice. Sumasama, parang pakiramdam nila nga, katapusan na ng mundo pag inalis ang rice. Yun nga, kasi ang Pilipino talaga, mula noon natanggal ang gatas kanila, rice na ang kinakain. Nakikinig tayo sa kanilang kahilingan. Kaya ito po, ang ating water dog ay na-discovery ang adlai, why not? Oh, di ba? Di marami nag-i-enjoy. Pag diabetic, Doc, monitoring ko kasi meron ako monitor na pasyente. Okay. Pag diabetic, good for a week yung kanyang 1 kilo. Okay na. Pagka naman cancer patient, dahil 1 cup lang per day, yes, at least 2 weeks siya. Ah, okay. So, very affordable pa rin yung 370 per day. Kaysa wala, di ba? Walang kanin. Totally. Opo. Saka yun nga, kahit papaano baka meron silang quote-unquote peace of mind na dahil meron silang kinakain na in replacement to rice. Tubig na purified ang dapat inumin. Ionic C&D, sa tubig dapat haluin.